Good morning, mga sir. So today is Thursday, October 20. And malamang mapanood nyo to is November na. The reason is, I'll explain it later. Sisimulan natin magbalik sa YouTube and tayo ngayon ay papuntang office. Tingin ko hindi ko pa ito nasabi sa YouTube, no? So, dito sa YouTube, sobrang limited lang ng may alam ng account ko. So, ilang tao lang ang may alam kung sino talaga ako. And kung mapapansin nyo, yung name ko is sobrang general. Nung nag-i-start kasi akong mag-YouTube, wala akong maisip na name. Kumbaga lahat may motto na word. Kaya yun, nilagyan ko lang ng motto, tapos explore. Tapos, kung mapapansin nyo yung text, sobrang basic. Tapos, plain, dark, background lang, then palagnang. Ganun lang tayo nag-start. Kasi kung maghihintay pa ako ng maayos na name, maayos na design, baka abutin ng ilang buwan bago tayo makapag-start. And ayun nga, I'm planning to change it na. Pero di ko muna sasabihin yung name, meron na ako naisip. And ayun, tatanggalin na natin yung motto. So name na talaga siya, and iniisip ko rin na hindi na mag-focus sa motor mismo. Actually, meron din kasi ang mga DIY na related naman sa sasakyan. Iniisip ko na isama ko na rin siya kahit papyaw-papyaw lang. And yung ibang mga lakad. So, tulad nga nung nabanggit ko kanina, no, ilan lang yung may alam talaga sa akin. Meron akong mga kaibigan, yung mga dikit talaga sa akin, na alam nila na may YouTube ako, pero di nila alam kung ano yung name ko sa YouTube. Sinubukan na nila hanapin, pero di nila makita. The reason is, ilang kasi talaga ako pakinggan or malaman na meron nanonood sa akin na kakilala. Alam niyo yun, hindi naman kasi ako sanay sa ganito eh. So, as of now, I'm out of my comfort zone. And ayun, kumbaga mostly din ng subscriber ko ay hindi ko kilala. Ang tanging may alam lang ng YouTube ko is yung family ko and family ng dating girlfriend ko, which is si OBR. And syempre siya. And ang reason kung bakit tayo nawala is sobrang busy. I think ilang months na before nung huli kong upload, and ngayon na lang ulit tayo mag-upload, which is November pa pala, kahit October pa lang ngayon. Ang pinaka-main reason is here. Ayan, kita nyo yung sing-seng. So, we got married. So, kaya sabi ko kanina, dating girlfriend, dahil misis ko na siya, asawa ko na siya. So, uy, ito pa si Manong. Ang primary reason is yung wedding preparation. Di ako nakapag-video that time. Actually, meron pa akong isang video. Nag-infantalope kami during wedding prep. Siguro months ago, 1 month before wedding. And yun yung huling ride namin. The reason is yung family namin is pinagbawalan na kami maglabas-labas. Dahil delicate daw, kaya ayun. And ayun, yun yung reason bakit tayo na-stop. Plus, sobrang busy sa work. Yes, I'm working full-time. So, hindi nakakaalam. Actually, lahat pala hindi nakakaalam. Dahil ngayon ko lang sasabihin, I'm working full-time as IT. Working now for 6 years ba? 7. Sa McKinley, Taguig. Kung alam niyo yung Venice Grand Canal yon, tawid lang kami nun. Doon ako nag-work. And kung mapapansin nyo, wala na ako sa NCR ngayon dahil sa Binangonan na po ako umuwi, no? Meron mga nakapansin sa mga dati kong vlog na madalas nasa C6 ako. Dahil si Mrs. ay taga Pasig, habang ako ay taga Kaintap. Ang normal na travel time ko to work is 1 hour. And ngayon is naging 2 hours. Quick background lang. The reason is bakit kami nasa Binangonan is, syempre, dahil may asawa na, bumukod na kami. Para masanay na kami sa Binangonan and ma-familiarize na kami kung saan yung palengke, saan yung simbahan, saan yung mga bilihan, alam nyo yan. And the reason din kung bakit medyo maalangan tayo mag-upload is ito, itong pagbabalik natin is, alam nyo, meron kasi kaming 3 dogs na hindi namin maiwan sa bahay natin. Nakapag-ride kami ng kasama yung 3, kaso yung 2 kasi makulit, so medyo mahirap, pero we will try. So subukan natin magbalik. Dati kasi ang upload ko before tayo mag-stop is once a month, pero ngayon na-try natin siguro minimum ng 2. Actually, may mga naisip na akong pwedeng i-content na hindi kailangan lumayo ng bahay. Meron na rin ako naka-ready na content. Hindi ko lang ma-edit. I'll tell you the reason mamaya. Magpapagas lang ako dito sa Hebron. Sana wala masyadong tao dahil I'm late. Oras is 6:59. Well, ang pasok ko is 7 a.m.
napakatinda, di ba? Nag-gloves lang tayo. Yung reason lang kaya di ako nag-gloves kanina is mapakita yung sing-sing. Na yun nga, kukwento ko siya ng konti sa inyo. Pero dahil mahaba-haba pa ang ating biyahe, mag-gloves na tayo. So, I'm married for more than 1 month na. Pero ang reason kaya bakit hindi pa rin ako mapag-upload is bukod sa naging adjustment period dahil nga lumipat kami, eh wala din po akong computer ngayon. So yung computer na pinapang-edit ko ngayon is wala sa akin. Nandun pa rin siya sa nating inuwian ko. Ang reason naman ay yung isa kong kapatid ay nag-senior high na, and ang kinuha niyang course is for ano bang tawag sa senior high? Noon. Kasi iba yung tawag sa senior high eh. Pero ang kinuha niya is ICT. So halos same lang sa IT. And kailangan niyo ng computer. Kaya yun, di ako makapag-edit ngayon. Sa akin naman yun, ako yung bumili noon para sa ganito. Pero syempre, kailangan niya sa studies niya ngayon. So hindi ko makuha. Pero yun, naghahanap na naman ako ng laptop na pwedeng bilhin para yun yung ibigay niya. I mean, ibigay ko para yun yung magamit niya. Then makuha ko na yung PC. Hopefully by this October. Kaya yun, kaya in-assume ko makapag-upload tayo ng November. So, kailangan natin medyo magmadali. 7:03 na and may meeting ako ng 8 yato or 9. Hindi naman sila, uy, hindi ka na yun ah. Hindi naman sila strict pagdating sa time in and time out. Ang problem ko lang is may meeting ako ng 8 or 9. So, yun yung bawal ako malate. Gusto ko sana mag-setup ng front cam ngayon. Ito. Alam nyo naman diba na may front cam ako. Ang problem ay yung charger ng isa kong GoPro ay di ko makita. Eh iba ang charger ng GoPro Hero 9 sa Hero 8. Mas malaki battery ng ano eh, ng Hero 9. Kaya ayun, hindi sila swak. Kaya ayun, problema ko, di ko siya magamit. Sa akin pala yung nag-alarm. Lashete kasi yung alarm ko sa bahay. Okay, legal. So, approve ang semi-counter flow dito, no? Ayan, may enforcer naman. Let's go! Pag napanood to ni Mrs., lagot na naman tayo. So, hindi na OBR, no? Eh, hindi pala, legit na OBR na, official back ride. So, dito na tayo sa Taytay. And ang normal kong daan is dinediretso ko to. Pero nagkabit ako mga mabilisan ng phone para makapag-waste. And makita natin kung saan yung mas mabilis na daan. And meron tinuturo dito sa C6. Hindi ko alam kung saan ang daan nito, pero try natin sundan. Tingnan natin. So base dito, diretso muna tayo ng C6. Wow. Traffic 8:14. Dapat nandun na tayo. Sige, palagpayang oras na yan. Uy, may lihim na lagusan. May nakatira dun, no? First time ko ito makita. At ito, no? May hagdan. Before ako mag-start nitong YouTube channel na to, meron na akong ibang YouTube channel. Though, ang video nun is about Mio. Mio pa yung gamit ko nun. MIUI 125 or M3. Actually, meron din nung video, dalawang video ng Mio na uploaded sa channel na to. Yung dalawang video na yun ay galing dun sa lumang channel. In-upload ko lang ulit dito. Yung nangyari nun, nag-start ako nun, medyo maigpit pa. Yung medyo mataas pa yung cases, tapos may curfew pa, mga ganun. Tapos, nung nag-stop ako noon, tapos parang after 6 months, parang wala lang, napacheck lang ako dun sa channel. Tapos pag-check ko, yung dalawang video na in-upload ko dito, umabot ng 1,000 views. Eh normally, yung views ko dun, wala pang 500. Kaya ayun, nare-upload ko. Sayang eh. May daan ba dito? Dito ko pinapadaan. Parang wala naman daan. Ayun o. May harang. Potres ka, Waze. Wala naman daan.
Okay. May iba pang daan dito, kaya nagmalakas din ako kasi alam ko may iba pang daan dito, yung Vista Mall. Hindi ko lang kabisado, pero nakakadaan ako doon dati, gawa noong isa kong tropa na doon nakatira. Na sa McKinley din pumapasok, so malamang may iba pang daan dito. Anyway, balik tayo doon sa kanina. Ayun nga, after ilang months nung pagka-check ko, ang daming views, so natuwa ko. Kinuha ko, in-upload ko dito. Pero hindi yun agad-agad kasi after 6 months pagka-check ko, hindi kaagad ako nag-start ng bagong channel. Nag-start ako parang after 6 months pa ulit. So total of 1 year. 1 year ako nag-stop. And actually nag-stop ako noon, tagang stop na dapat. Tapos naisip ko, sayang yung mga pinagbibili ko. Kasi may PC na ako noon, meron na ako nitong GoPro. Alam nyo yun? Kaya yun, tinuloy ko na. Tapos, kinuha ko lang yung dalawang video, then nilipat ko dito. Tapos, sinakto ko lang na nag-start ako mag YouTube ulit na almost new pa itong NMAX. Sayang eh, kasi nung nakuha ko to, hindi ko pa yung na-videohan. Plus, alam nyo pala, nung nakuha ko to, yun yung sobrang peak ng NMAX. Yung ubusan yung stock, kung meron man sobrang taas ng ano, ng patong ng mga agent. Pero nakuha ko po ito ng SRP. Nakuha ko to ng SRP sa Y-Zone. Yung main na Y-Zone. Kung saan nyo nakikita madalas si Motodet. Doon ko siya nakuha ng SRP. Tapos parang ano lang, aksidente yung kulit. Nangyari nun, nag-aanap na ako. Actually, meron na ako nakita ng mga maliitang patong. Pero mga Cavite, yung mga dadayuin mo pa. Sa Union yun, literal na dadayuin kasi layo. Tapos, may nakita ako nag-post sa group na nakakuha ng SRP dito sa Y-Zone. Nakakuha siya walk-in tapos SRP. So ako, nag-walk-in din ako. Unfortunately, pag walk-in ko, wala ng stock. So ginawa ko, minessage ko yung Y-Zone. And normally, ang sabi ng ibang naghahanap, pag nag-message ka sa Y-Zone, ano pa yan? Kunyari, nag-message ka ngayon, walang stock. Hindi ka nila malilista. Kumbaga, kailangan mo sila kulitin madalas or araw-araw kung may stock para masabihan ka. Ako, nangyari, nag-message ako noon Saturday yata, kung meron silang stock, ang sabi wala. Kinabukasan, sila yung nag-message bigla. Hiningi yung name and contact number ko. So ako, sibigay agad, syempre. And luckily, meron daw sila nag-iisang stock na matte black. Matte black pa yung hanap ko noon. Actually, nung sobrang nahihirapan ako maghanap kasi parang inabot din ako ng 2 months. Ayun nga, minessage nila ako. Tapos, sinabi nga nila na may stock. So ako, go naman ako kagad. Sabi ko, sige, kukunin ko bukas. Kasi medyo late na noon. And may pasok ako that time. Sabi ko, bukas ko kukunin. Actually, may pasok din ako kinabukasan noon. Pero umabsent ako para makuha yung motor. Ngayon na yun, ganun ang kwento ko paano ko nakuha itong NMAX. So this is V2, no? Hindi siya yung 2.1. Yung 2.1 yun yung may Bluetooth. Ito yung pa C5. Okay. So ito nga yung dinadaanan ko noon nung papunta dito. Hindi ko lang kabisado. Tapos alam nyo ba, naka ilang pa-reserve ako noon sa ibang branch. Anong store yun? Nakalimutan ko yung name ng store. Pero marami silang branches. Meron sa Nagtahan, meron sa Laguna, meron sa Antipolo. Yung mga branch na yun, nagpa-reserve din ako noon. Kasi yun yung kaya puntahan. Yung Laguna, kaya i-ride yun eh. Nagpa-reserve ako doon, pero ewan ko ano nangyari. Hindi nila nailista lahat. Kaya ayun, parang wala din. Nagantay sa wala. Kaya ako natagalan din sa paghahanap noon. Pero ayun nga, baka ito talaga yung para sa akin. And happy naman. So nandito na tayo sa Vista Mall, Taguig na. And alam ko meron dito napakataas na humps. Ito. At mapapabagal. Tapos isa pang video na sayang na hindi ko nagawa ng video. So nakuha ko to is Wednesday yata.
Wednesday ba? Oo, Wednesday. Tapos sabi ko, nung pagkuha sa Yamaha, ako na mag-aayos ng papel. Ako na magpaparehistro. Diba, normally, kasama yon, free yon. Pero, normally din, matagal siya bago makuha. So, sabi ko, ako na mag-aasikaso ng papers. So, sabi nila, pag ganun, ako yung magbabayad. Sabi ko, sige, okay lang. Ang habol ko kasi, marehistro ka agad. Pero sabi rin nila, kailangan ko pang bumalik kasi hintayin pa yung ibang papers. Which is, yun yung papers na kailangan ko para makapagparehistro. So, sige, okay. Alam niyo itong Y-Zone, hindi ko alam ah. Pero, mostly nung nababasa ko, nagagandaan sa service nila. ORCR, dumadating sa kanila, 2 weeks lang. Pero ako kasi no, nagmamadali ako. So, hindi ko na mahintay yung 2 weeks. Kaya, ako na yung nag-asikaso. Pero, yun, sabi ko nga, ako na mag-asikaso. Then, inuwi ko yung motor noong day na nakuha ko siya. Wala pang papers. Next day, may nag-text sa akin, ready na raw, kunin yung papers para maparehistro na. Ganun lang siya kabilis. Next day, nakuha ko na. Then, diretso ko sa LTO sa QC sa main. So, pag-arehistro sa main dahil hapon na, sabi, balik ako kinabukasan ng hapon din after lunch. So, pagbalik ko doon ng kinabukasan, wala pang 30 minutes, nakuha ko na yung papers. So, that is Friday. So, yung Saturday no, na-ride ko agad to. Yun yung first ride nito sa kamay ni Jesus sa Quezon. Yun yung mga ano eh, sayang moments na hindi ko na-upload. Sa mga may plano kumuha ng motor and tingin nyo matagal magbigay ng papel yung nakuna nyo, pwede po yun kayo magparehistro. Sa installment, di ko sure kung pwede ah. Kasi ito, cash ko kinuha. So, cash pwede siya. Installment, di ako sure. Try nyo na lang tanungin sa mga sa kasa. So, pinagkuhanan nyo ng motor. C5 na ba to? Oh, okay. C5 na pala to. Paglabas dito. Hapit na tayo. Yung 814 na ETA natin naging 805. Makabili pa tayong pagkain. Ayaw nga yun. Kita ko na. Yun, McKinley yun. Yung may Cognizant na yun. Tsaka Wells Fargo. So, dyan ako banda. So, kailangan natin pumasok ng inner lane dahil tayo ay magle-left. Inner lane. Amo, sobrang advance yata ng pagpasok ko. Ah, okay. Ito yung may U-turn na nasa ilalim ng tulay. Ano ba to? Brake light pala niya. Kala ko signal light. Dilaw kasi. So, kailangan natin pumasok ng inner lane. Gusto na tayo dito. Uy, go daw, go. Nice. Kita ko naka-stop na eh, yung stoplight. Mayroon sa mga puno dito. So yun mga sir, malapit na ako kaya hanggang dito na lang or hanggang parking na lang. Bahala na kung itutuloy ko mamaya. Kung umabot kayo dito, salamat sa pakikinig dahil wala naman tayong tinuro o anuman dito. So, kwentuhan lang. Iba talaga kapag may mga puno, mas malamig. Okay, dito na tayo mga sir. Dito ako nagpa-park. Ito yung Venice Grand Canal. Ayan. Or tawag namin, Piazza.